kayo po ay nanonood noong series na palabas ng pamagat ay Flash, makikilala niyo si Flash doon sa katauhan ni Barry at ang kanyang secret love ay si Iris. Si Barry, masaya siya sa pinagkasama si Iris na kanyang secret love. Masaya siya, kapiling, kakausap sila, nagkakabiruan sila. Actually, sa palabas na ito, isang kanilang tahanan. Dahil siya ay inampon ng isang pulis na tatay ni Iris, kaya para silang magkapatid. Pero si Barry, panamahal niya si Iris. At ang kinalulungkot lamang niya, hindi siya mahal ni Iris. May ibang minamahal si Iris. Sa kabungan ng kwentong ito, sa kanilang love life, masabi kong salita, kasabihan, so near, yet so far away. Ito'y may katotohanan sa mga taong kasama-kasama lagi sa Panginoon. Pero hindi niya siya o hindi siya maangkin ng Panginoon. Dahil ang puso ng tao ay malayo sa kanya. He or she is so near to the Lord, but his or her heart is so far away. Ang pag-ibig niya ay nakatali sa iba. Like Barry, ang gusto lang ni Iris sa kanya is companionship. At nakakalungkot po, sapagkat marami po ang nagpo-profess to be Christian, but ang kailangan lamang niya is companionship. Gusto nilang ma-feel ang presence ng God, ma-feel, ma-experience ang blessings ng God, but his heart is not for God. Hindi talaga siya maangkin dahil puso niya malayo. Ito ang makikita natin sa isang bahagi ng kasulatan sa Biblia. Nang taong ito, gusto niyang palaging nasa Diyos, pero ang puso niya ay malayo sa Diyos. Gusto kong buksan natin ang Matthew chapter 19. Matthew 19, verse 16 to 22, ito'y kwento ng isang mayaman, very religious man, isang binata, at gusto niya laging kasama ang Panginoon, at gusto niya laging kausap ng Panginoon, pero ang puso niya ay kaiba, malayo sa Panginoon. Ganito po ang kwento. And someone came to him and said, "Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life?" And he said to him, "Why are you asking me about what is good? There is only one who is good. But if you wish to enter into life, keep the commandments." Verse 18, then he said to him, "Which ones?" And Jesus said, "You shall not commit murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and your mother. And you shall love your neighbor as yourself." The young man said to him, "All these things I have kept. What I am still lacking?" And Jesus said to him, "If you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me." But when the young man heard this statement, he went away grieving, for he was one who owned much property. Ito po ang salita ng Panginoon. Nawa,
mapagpala ng Diyos ang mga salitang ito sa ating mga puso. Tayo'y dumulog sa panalangin. Panginoon, salamat po sapagkat may mga salita kayong buhay na nalangin nagsasalita sa aming puso. Gaya ng sinabi po ng Banal na Espiritu sa Hebrews chapter 4 verse 12 to 13, ang salita ninyo ay tulad ng tabak na magkabila ang talim. Ito'y tumatago sa pinaka-sentro, pinaka-loob-looban ng pagpipilaghiwalayan ng aming pong kaluluwa at isipan. Dawa nga po, kausapin niyo kami deeply, Panginoon, at ilantan niyo ang aming pong pagkamakasalan at karunian upang sa ganun, sa pamamagitan ng iyong tabak mismo, kami rin po ay gagaling. Nawa, pagpalain po niyo ang pag-aaral nito sa puso po ng bawat isang narito. In Jesus' name. Amen. Binasa natin ang talatang ito na kung saan napaka-epektibo pong mangungusap sa atin. Nagsusuri ng ating pong puso. At nawa, maging masunurin tayo sa conviction ng Holy Spirit ngayong hapon. Now, anong ating matutunan dito sa kasaysayan ito na ipinakita ng Panginoon? Meron pong apat na katotohanan. Apat na katotohanan at paaring ito rin po ay maihambing natin sa ating mga buhay. Una, ang taong ito ay lumapit sa tamang persona. He came to a right person. Ang sabi sa verse 16, ang sabi, may isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? He is right. Tama ang person na nalapitan niya, ng person na ito ang siya makapagbibigay lamang sa kanya ng buhay at not just life, but eternal life. Marami pong tao ngayon na tama ang kanilang pinupuntahan, tama ang kanilang kinikilalang Panginoon, na ang Panginoon Jesus lamang ang siyang makapagbibigay ng buhay. At sa katunayan, ang Panginoon mismo nagsabi sa kanyang sarili sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. And that life is eternal life because, ang sabi, no one comes to the Father except through me. Itong taong ito na very religious, professing to be believer of Christ, lumapit siya sa tamang persona, eh, kung titignan natin sa senaryo, andyan yung mga alagad ng Panginoon, kasama ng Panginoon, at siya rin ay naroon. Kaya ang taong ito, katulad din ng mga alagad. Kung tawagin siya ay disciple, not necessarily disciple is saved, sapagkat disciple means follower. Marami pong followers si Christ pero nagsabi siya ng spiritual things, thousands ang tumalikod sa kanyang mga disciples. Katulad siya na mga totoong alagad. John 666 ganito. Pagkatapos umalis ang lahat ng mga taong matagal ng sumusunod-sunod kay Kristo pero magturo ang Panginoon ng spiritual na katotohanan. Ang spiritual yon. Dahil mga tao ito, sumusunod sila dahil gusto nila makain. Blessings lang gusto nila. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magsikap ng tinapay na nasisira. Ako ang tinapay. At sino mang sumampalataya sa akin ay mabubuhay. Pero pagkakasabi ng Panginoon, ako ang tinapay, ang sino mang kumain ng aking laman at sino mang uminom ng aking dugo ang hindi na mamamatay at siya mabubuhay. Karnal ang isipan mga tao, kaya karnal din ang kanilang pagkaunawa. Sino ang masalit na? Ano kakainin natin ng kanilang laman? Iinumin natin ang kanilang dugo? Ganyan po marami pong reliyon ngayon pagdating po sa ostias, sa bread, literal daw yun. Karnal mind. Pero ang tinasabi ni Christ dito, I am the bread of life. Whoever eats my flesh and drink my blood shall live. Kaya nung umalis ang mga disciples na ito, naiwan yung totoong disciple. At ang disciple, sa pamagitan ni Peter, nagtanong. At sabi sa 66, as a result of this, many of his disciples withdrew
and we're not walking with Him anymore. So Jesus said to the 12, you do not want to go away also, do you? Now, ano pong sagot ng spiritual pagkaunawa ng mga alagad? Ang sabi sa 66, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Yung sinabi ni Christ, whoever eats my blood, my flesh and drink my blood, ang sabihin, whoever believes of my words and drink it, have eternal life. Kaya, sa tama yung sagot ni Peter. Paano kami aalis ina sa iyo mga salita ng buhay na walang hanggang? Spiritual po ang pagkakaunawa ng kanyang mga alagad. At itong tao ito, itong mayaman, rich man na ito, yun din ang kanyang paranaw. Alam niya, kay Jesus Christ makukuha ang eternal life. So, lumapit siya isang araw. What shall I do to inherit eternal life? Ang sabi niya sa Panginoon. Ang tao ito ay katulad din sa mga tao ngayon. Na sila'y naniniwala kay Jesus Christ. They believe Christ. At sa totoo pa, tinatawag din nilang Lord. Tumatawag din Lord. Everybody calls Jesus Lord. But Jesus said in Matthew 7:21, not all who calls me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. Only those who obey the will of my Father. At ano ang works ng Father? The works of God is to believe His Son. So, marami po sa ating panahon ngayon, makakalungkot po. Hindi talaga murugan, tatanggihan natin sila. Kundi sila'y ating yakagin, palakasin, i-encourage, na sila'y manatili sa Word dahil Diyos lamang ang magbubukas ng puso. Kaya hindi tayo basta-basta ma-excite pag sabihin, you know, I believe Christ, kaysa lang tayo. Hindi ako excited niya. Pero makita ko ang kanyang commitment sa church, ang kanyang commitment sa pagsunod, sa conversion, masabi ko, this man, this woman, truly a child of God. Kaya ang Panginoon, nagbibigay siya ng mga parables para i-compare, ipakita sa multitude of people kung sino sila. At ipakita sa totoo mga disciples paano nilang kikilalanin ang dapat nilang pahayagan ng gospel. Anong parables ni Jesus Christ sa Bible na nagpapakita na sa dami-dami ng tao, hindi lahat dyan ay maliligtas? Parables of the sword. Pinicture ni Christ dito ang four different heart of man na kanyang ginamit ang ground. There are four kinds of ground. Ang sabi una, yung unang lupa ay yung matigas na lupa, yung daanan. Pag nahulog na yung binhi, lumulundag lang, dinadayap agad ng ibon. That pictures of listening to the word, pero pag may problema, mayroong mga distraction, nawawala agad sa focus. Kaya hindi gumaon yung word. 10 taon, 20 years nang umaten, pero once mayroong punting kaluskos na agaw ang kanyang paningin, hindi nakafocus, kaya agad nawawala ang word. Ganyan kalawa, the stony ground or the stony heart, matigas ang puso. Pero very excited pag nakarinig ng word, ang galing-galing talaga, ang galing mo talaga. Pero rocky sa ilalim. Yung kanyang lupa, mababaw lang. Kaya madaling tumumbo, very excited, emotional. Pero pagdating sa problema, pag mayroong kailangan talagang panimbang, saan ako, sa Diyos, hindi makaugat, hindi makapenetrate yung root because under is rock. Emotional lang. So, hindi totoong Kristiyano yun. Pero lang una. At ikatlo, anong ground yun? Yung thorny ground. Pag sabing thorny ground, yung kanya pong binhi, tumutubo naman. Sa tagal-tagal ba niyang pag-aatin eh.
Pero kasabay yung mga worries of life and materialism. Hindi talaga siya makafocus sa pag-serve kay God sapagkat he served another gods. Hindi totoo yun. But they profess to be Christians for so many years. And yet, there is no fruit. Ang totoong Kristiyano po, may fruit. Yung pang-apat na klase ng lupa. Ang sabi ni Christ, bakit sila may fruit? Dahil, sabi, sila'y nakikinig maigi. Mainam nilang inunawa. Ini-stretch nila ang kanilang mind. Anong pahig sabihin ng Panginoon dito? At sila ay nagbubunga 30, 60, and 100. Fruit po ang kailangan. Hindi po basta professing in their lips. Kaya sabi sa Matthew 5:18, chapter 15, verse 8, these people, but worship me by their lips, but their hearts are far from me. Pero alam nyo, andito na sila eh. Napakalapit na nila sa Panginoon, and yet, they're so far away. So far. Ang sabi ni James, they're only listeners, but not doers. Because they don't really, hindi na talaga kilala ang Diyos eh. Dahil kung kinala nila ang Diyos, makakalaya sila doon sa kanilang mga maling paniniwala. Tulad lang sila ng tao, sabi ni James, chapter 1, verse 23-24, tulad lang sila ng mga tao kapag sumarap sa salamin. Uy, sa salamin, naku! Umapas yung ano ko ha, yung lipstick ko nasa ilong. Kaya pupunasan ko yan. Yung kilay ko tumaas ako. Ito yung papantayin ko yan. Makakita ko kaya. Sa salamin nyo. Once, paglabas sa salamin na, bitap ng sarili. Maraming ganun. Kapag ka nakikinig, kumarap sa salamin, ng pangangaral, ng salita ng Diyos, ako na makasalanan ako talaga. Pero paglabas, nawala na. Hear only but not doers. So, bagamat ang tao nito, tama ang personang kanyang nilapitan dahil si Kristo lamang ang magbibigay ng buhay. Pero, alam natin sa katapusan, umalis siya. Bakit? Kalawa, tignan natin yung kalawa. Ang tao ito ay nagtanong ng tamang tanong. Pagka mali tanong, mali rin ang dapat sagot. But if it is right question, deserves to be answered with right answer. A right answer po dito dahil tama ang kanyang tanong. Anong tanong niya? 16 again. Sabi niya, what good thing shall I do that I may obtain eternal life? Now, tingnan niyo may ito. Bakit siya nagtanong kung anong mabuting gagawin niya para siya ay makatanggap ng buhay na walang hanggan? Because he believes sa kanyang sarili that he's also good. Siya ay doer din ng good things. Kaya sabi niya, what another thing? What another good thing shall I do? Now, tingnan niyo ang sabi. Anong dapat kong gawin? Pero ang Panginoon, hindi siya dinirektang sagutin. But Jesus Christ answered him another question, like Nicodemo. Kilala si Nicodemus? Chapter 3. Ang sabi ni Nicodemus, alam namin, Panginoon, na ikaw ay teacher, na ikaw ay sugo mula sa langit, sapagkat walang makakagawa sa ginagawa mong yan kung hindi siya sugo ng langit. Anong sabi ng Panginoon? Anong sagot? Verse 3. Hindi siya sabi, ah, ganun ba? Praise God. Hallelujah. Sa Diyos ang kapurya. No, God is God. Ay, Jesus is God. Ang sabi niya, you must born again. But, iba yung sagot niya. Hindi ugma doon sa payag ni Nicodemo. In kay Nicodemo, galing mo talaga Panginoon. Alam mo, suko ko talaga ng Diyos. Parang ganun eh. Pero sagot ni Jesus Christ, you know, you must be born again.
Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. In verse 5, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Now remember, ito si Nicodemo, master yan ng law. He knows the law. He memorized every verse in the law. Dahil hindi ka pwedeng maging Pharisee and member of the Sanhedrin kung hindi nakabaong sa utak mo ang kapusanan ng Diyos from Genesis hanggang sa Malakay. Pero ang sagot ng Panginoon, you must be born again. Kaya ang sagot niya, paano mabubunagin ang isang taong matanda na? May papalig pa ba siya sa tiyan ng kanina? Is Nicodemus' answer spiritual? Spiritual bang sagot ni Nicodemo? Literal, physical. Because Christ is talking about spiritual things. But this teaching of the law, carnal. Yan ang problema sa atin. Yan ang problema ng mga tao na hindi maabot ang kaisipan ng Diyos dahil siya ay makalaman. Kaya offended ang tao kapag nakakarinig at tinatamaan siya. Dahil siya'y makalaman. Ang tao nito, tama yung tanong niya. Kaya sabi ng Panginoon, tinanong din siya ng sagot. Anong tanong ng Panginoon? At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, there's only one good, and that is God alone. Kasi ang sabi ng mga taong tumayang ito, anong mabuting dapat kong gawin? Na ito siya, he's a good man, and he is doing good. Kaya sabi ng Panginoon, bakit po tinawag na good? There's only one good, and that is God. Mayroon lamang isang. So, doon, pinabulaanan na ni Kristo, direkta, ang kanyang paniniwasa rin that he is a good man. I am religious. Tulad din ang sagot ng Panginoon kay Nicodemo. Even though Nicodemo, you are teacher of the law, you must be born again. You don't understand the kingdom of heaven. Ang sabi ng Panginoon, ngayon, kung ibig mo palang pumasok sa langit, sinabi doon sa verse 17. Ibig sabihin, wala pa talaga sa kingdom yung religious na ito. Nakuha niya, wala pa siya sa kingdom of God. Even though he is a religious man, he believe Christ, and he know who Christ is, the giver of life, but still he is outside of the kingdom. Unless a man be born again, he cannot see and he cannot enter the kingdom of God. Kaya sabi ng Panginoon, amen. Gusto mo palang makapasok sa karya ng Diyos, tuparin mo ang mga utos. Obey the commands. What commands? The Ten Commandments. Obey the command. Anong sagot nitong tao nito? Tignan mo kanyang pagiging self-righteous. Nasabi sa verse 18, sinabi niya sa kanya, alin sa mga iyon? Alin sa mga iyon? Minsan, yan bang sagot natin sa Diyos? Alin bang kamasala kong sundin? Eh, mabuting tao naman ako. Wala ko natapakan kung sino mang tao. Mabuti naman ako, soft-spoken naman ako. Alin doon? Nasabi ni James, isa lang pagkakamali sa sampung kautusan, nilabag mo na lahat ng kautusan. If you stumble in one command, you have disobeyed the whole law. Kailan pagsisinungaling eh. Pag anong commandment niya sa Ten Commandments. Thou shalt not lie. Thou shalt not bear false witness. Eight or nine. Eh, na sinabi natin na self-spoken naman ako. Ako yung mabait naman. Ako yung katulong sa inyo. Pero tingnan, ano bang buhay mo? Do you really obey the command? Ito pa lang eh. Hindi na tayo pasado roon. Nasabi pa niya, alin pa doon?
na lakas ng loob, very, very proud ang taong to. So, ang Diyos ay tapon-tapat talaga. Kahit tayo ganun din, kailangan tayo ay maging matatag sa pagpapaliwanag. Ipaliwanag natin. Anong pinaliwanag ng Panginoon? Anong sagot ng Panginoon? Ininahan ng Panginoon the second tablet of the Ten Commandments. Di ba dalawang tablet ang Ten Commandments? Isa, 1 to 4 commandment. Then, sa kabilang side naman, 6 to 10. Yung 6 to 10, the second tablet of commandment, ito yung ating responsibility towards man. Yung first commandment, or first part, ito yung command, ito yung ating responsibility towards God. Vertical, parallel ito. Ikalawa. So, ano yung parallel? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Sabi siguro ng religious, hindi ako mapatay. Okay. Huwag kang mangangalun niya. Hindi ako adulterer, even fornicator. Okay? Huwag kang magnanakaw. Ay, lalo na, wala akong ninanakaw. Huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. White lies lang, Lord. White lies lang. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Basta sinusutrendo ko sila, wala akong pakina sa buhay nila. Malaki na ako. Okay? Ibigin mo ang iyong kapwa, nagkain na yung sarili. Ano? Makakainin ko yung kapwa ko? Kulang pa ngayon, kinakain ko eh. Sinabi ng Panginoon. Now, ano pong purpose? Bakit sinabi, dinamit ni Lord, sundin mong kapusan? Ano bang kapusan? Ano bang Lord? Ano ang gawain ng Lord ng kapusan? Ang gawain ng kapusan, mga kapatid, ay upang ilantad tayo sa ating mga kasalanan. Once narinig mo, nabasa mo ang law, makikita mo ang daming palang kasalanan. Sabi ni Pablo, hindi ko sana nakunawaan at nakilala ang covetousness o hindi sa law. Natatanda, nakikita niyo ba yun? Sa pirmay mong pangangaral, parang ikaw tinutumpo. Pero actually, sinasabi na yung banal na kasalanan. Ang tao kaya ito ay nagawa ng lahat ng ito. Well, binigay ng Panginoon the second part, the second tablet, kung nagawa niya ito. Ang sabi niya? Oo, nagawa ko lahat yan. Bakit siya ginawa ng Panginoon na binigay yung second tablet? Dahil kung pasado siya rito sa second tablet, pasado siya sa una. You cannot pass on the second tablet unless you pass doon sa responsibility sa God. What is the fourth commandment of God? The first and hanggang four. One, thou shalt not have other gods before me. Two, thou shalt not make any graven image and thou shalt not bow before them. Three, thou shalt not use the name of the Lord in vain. Praise the Lord, hallelujah. Four. Where are you? Last Sunday. If you obey the fourth commandment of God, that thou shalt keep the Sabbath day, holy. Itong kadalasang kasalanan ginagawa ng mga tao na akala na okay lang. Pero fourth commandment yan. Ang sino mang hindi tumutupad yan, sinner siya sa lahat. Kaya ganun na lang po ang pag-emphasize ng mga preachers sa ating worship day. Kasi lantaran po itong kasalanan ng mga taong profess to be believers of God. At sinasabi, nasunod po sa pagkakasal, which law? Alam nyo, ang sagot niya, alin ba ron? Gusto mong gawin? Mayroon siyang gustong ginagawa o gagawin, pero hindi niya bibigyan ng commitment ang gustong paggawa ng Diyos sa kanya. Gusto niya lamang gumawa ng mabubuti tungkol sa Diyos, but he cannot commit himself to God and to His Word. Marami pong gusto mag-preach, pero hindi kayang mag-submit sa church.
Walang commitment sa kanyang pangangaral, walang commitment sa kanyang pagsamba, walang commitment sa kanyang mga anak, naglalhi ng kanyang mga anak sa harapan ng Panginoon. Walang commitment ang kanyang asawa, turuan ayon sa salita ng Panginoon. Wala siyang commitment na magbigay ng buhay sa Panginoon, alang-alang sa kanyang pangalan, sa buong kanyang pamilya. Pero gusto niya mag-serve. Gusto niya may gagawin siya. In his terms, in his condition. Maraming taong ganyan eh. Gustong mag-serve sa Panginoon pero ayaw mag-commit sa Panginoon. Maraming dahilan. Alam mo, busy ang friend eh. Hindi pwede mag-preach ngayon Sunday. Kasi, lalo ngayon eh, magkatapos pera. Paano yan? Graduation. Yan graduation Sunday eh. Paano yan? Pero hindi ako mag-serve. Hanggang ako mag-times. Bibili ko talaga 10%. Luke 14:36. Luke 14, verse 26 and 25, 27. If you really want to serve God, kailangan po ito ang self-denial. Bibigay mo talaga ang Diyos as your number one. Kaya ang aking pong pinakita sa inyo, ang hub natin, ang ating life is the Lord. Hindi tayong hub at ang Lord ay nasa isang tabi lamang. Siya ang sentro ng ating buhay, tulad ng gulong ng bisikleta. Pag wala pong hub, babagsak yung gulong na yan. So, bawat bahagi ng ating buhay nakasentro sa God. Una sa ngayon ang God. Hindi natin inuulang ating family. Ang family maging hub natin. No. Lahat ng ginagawa natin magiging balance kapag ang Diyos ang nasa sentro ng buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon dito sa Luke 14:26, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. He cannot be my disciple. 27, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Now, ano ibig sabihin ng cross dito? Yung pagsamba mo sa iyong asawa, pagsamba mo sa iyong anak, pagsamba mo sa iyong trabaho, pagsamba mo sa iyong sarili, that is your cross. You have to deny that. You have to carry your own cross. Ibig sabihin, kailang mamatay ka doon. Kapag ka si Jesus Christ, nung siya ay magpasa ng cross, alam niyang papunta siya sa kamatayan. Ganon din ang upo sa ating Panginoon. Take up your cross, mamatay ka na dyan. Pero hindi ko na sabihin, i-abandon mo yung anak, i-abandon mo yung asawa, i-abandon mo yung magulang. No! Ibig sabihin, ang Diyos ang maging hub mo. Lang sa ganun, pagmamahal mo sa iyong magulang, nakasentro sa Diyos. Ang pagmamahal mo sa iyong anak, nakasentro sa Diyos. For all God's glory. Hindi natuturo ang Panginoon ay abandon mo mother mo, parents mo. Ang turo niyo, love your parents. Love your parents. Now, itong tao ito, tamang tanong. Tinanggap siya ng Diyos. Pero, hindi po masasakay yung term eh. Gusto ko lang marinig, gusto ko lang makilala ko ng tao, Panginoon, ako Christian. Pero, wala man ako masyadong mag-gain ng commitment. Ako, sayang yung oras ko dyan. Diba, sabi ng parents ninyo, ay, pwede talaga maging Christiano, pero wala may bigay lahat ng oras mo dyan sa Panginoon. No, never commit yourself to anything about the Lord. Just worship, believe God, that's it. No, sabi ng Panginoon, ang commitment dito, nakasalalay yung pagmamahal mo sa iyong magulang, nakasalalay sa pagmamahal sa iyong anak, nakasalalay sa pagmamahal ng iyong mga arerian, nakasalalay mismo sa sarili mo, pagmamahal sa iyong sarili. Yan po yung ating puhunan. Yun ang cost ng commitment sa Panginoon. Then thirdly, nakita natin una, ang taong ito ay lumapit sa tamang persona. Then secondly, ang taong ito ay nagtanong ng tamang tanong. Then thirdly, ang taong ito ay tumanggap ng tamang sagot sa Panginoon.
Anong sagot ng Panginoon? Sundin mo ang kautusan. Ang ibig sabihin, alalahanin mo sa aking kautusan. Kung gusto mo buhay, gusto mo karoon ng buhay ng walanggan, sundin mo yung law, the second part. Kung nasasabi mo, nasunod mo na lang lahat yan, nasunod mo yung una. You have loved God above all, with all your heart, with all your soul, with all your spirit, with all your strength. Loving God is loving Him, your whole person. Then, pwede mo nang maibig ang iyong kapwa. Pwede mo nang maibig ang iyong kapwa. Kaya yun ang sagot ng Panginoon. Ngunit ang sagot nitong taong ito, pride. Ang sabi niya sa verse 20, ang sabi niya, sinabi sa kanya ng kabataan lalaki, sinurko! Sinurko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Ano pa ang kulang sa akin? All these things I have kept, what am I still lacking? So proud. So self-righteous. Pero alam mo, hindi siya ni-rebuke ng Panginoon directly. You are a greedy person. You are a covetous person. You're a self-centered person. Hindi sinabi ng Panginoon. Pero ang sinabi ng Panginoon, what is written in the Word, in the Word of God? Ang sagot ng Panginoon? Ano sagot? Sabi. Basahin natin. Verse 21. Jesus said to him, if you wish to be complete, go and sell your possessions and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Now, medyo suriin natin ang sinabi ng Panginoon. Yung sinabi niya rito, ay tumutukoy sa pagkatao ng tao ito. Who is he? At maaaring ito rin sa atin. Ang sabi ng Panginoon, if you wish, now everyone wish to be complete. Right? Tulad ng ating message kanina, the meaning of life. It's elusive. The elusive meaning of life. Ang sabi nito ng Panginoon, go and sell your possessions. Why? Tama ba ang Diyos? Huwag may kayamanan ka. O ibenta mo yung mga ari-arian mo. Huwag ka na mag-business. No, hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Yun ang unawa ng mga karnal. Yun ang unawa ng ibang mga pangaral. O ibenta mo na yan, ilagay mo sa Panginoon lahat yung kita. Di ba? Naalala niyo ganyan? Noong araw? Kailangan wala kang kayamanan dito dahil darating ng Panginoon. I-sell mo. Ibenta mo. No, hindi yan ibig sabihin ng Panginoon doon. Ang ibig sabihin, your love is in your possession. So, ibenta mo lahat yan. Ibig sabihin, alisin mo ang pag-ibig mo sa iyong possession. Then, what? Anong kasunod? Give to the poor. Bakit sabihin ito sa give to the poor? Because this man is greedy. Nilalantad siya ng Panginoon sa kimte. Sinasabi mo, natupad mo lahat ng kausan, but you love your money and you are greed and yet religious. Ano pa? Give to the poor and you will have treasure in heaven. So therefore, bangkarote ka pa sa langit. Kahit na ikaw matagal nang nag-profess to be a believer of God. Kahit nag-memoryado pa ang Bible, bangkarote ka sa karera langit. Then, and come, follow me. Yun ang kulang sa kanya. Hindi siya makakasunod kay Kristo. Never in his life, nung makilala ang Panginoon, sumunod siya sa Diyos. Ang sinusunod niya, ang pag-ibig niya sa possession. Ang sinusunod niya, ang kanyang kasakiman ay, ano ba sa Tagalog yung greed? Swapang?
Yan ba yun? Sakim. No. At ang sinusunod niya ay yung paniniwalang mayroon na siyang bahagi sa langit. At ang sinusunod niya ay sundin ang kanyang sarili. That's a big mess. Kaya nga, sin, ano ba? Missing the mark. Now, missing the mark, sin is missing the mark. Hindi ibig sabihin na may target ka dyan at pinapara mo, pah! Boom! Umiliis ng ganun. No, ang sabi sa Romans 3:24, kapos. Sin is what? Masaya natin, pakibasa nga ang Romans 3:23-24. For all have sinned and fall short. Hindi po lang basta missing the mark, kundi fall short sa standard ng Panginoon when it comes to heaven. Dahil hindi siya maaaring dumihis doon sa target na nakarating siya sa target na dumihis na. No. Tapos kaya dihis sa target. Yan po ang ibig sabihin ng sin. Fall short to the glory of God. So, ano yung pinapakita rito ng Panginoon? Alam nyo, very gracious ang Panginoon dito. Ang approach ng Panginoon, instead of rebuking him, no, but showing him love. Ang sabi ng Panginoon, kung ating ipaparaphrase, alam mo, gusto mo kung sa langit? Alam mo, ibigin mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, buong karo mo, at huwag ka nang maging sakim, maging mapagkakumbaba ka na at sumunod ka. Dahil hindi ka makasusunod sa akin hanggat busy ka sa iyong kayamanan. Nandun ka sa thorny places. At hindi ka makasunod sa akin if emotional ka lang, rocky ground ka. At hindi ka makasunod sa akin kung hindi ka tumatanggap ng turo kung daw ay isang lupang nasa tabi ng daan. Kaya pinapakita rito, bakit ginamit ng Panginoon ang loob? Sapagkat ito lang ang tanging paraan para maligtas ang tao. Now, kung gamitin ko rin yung turo ni Arthur Pink, na hindi ka maliligtas kung walang loob. Sapagkat ang loob, yan ang lalantad na yung kasalanan. At dahil sa loob, malalaman mong sinful ka, sinner ka. So therefore, hindi ka mamuhay sa self-righteousness that you believe that you are good, you're soft-spoken, and whatever you want to call your name. Ilalantad ka ng salita o ng law of God. Tignan niyo ang sabi sa Romans 3:19-20. Romans 3:19-20. Ang sabi ni Paul, kapwa sa Jews, na mga self-righteous at sa mga Gentiles na walang malay sa biyay ng Panginoon. Ganito ang sabi, now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Lahat tayo under law, under the curse of law. Kahit hindi mo alam ang salita ng Diyos, you're under curse. Because there is no excuse in the sight of the law. Kahit sabihin mo, wala namang signboard ng jaywalking dahil yan na. Bakit ngayon mayroon na? Eh, patuwarin mo ako, officer. Hindi ko alam yan eh. No? There is no excuse in the sight of the law. Kahit hindi mo alam yan. Dahil ang law naka-written sa iyong puso. Verse 20, because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. Sundin mo lahat ng law. Pero walang ma-justify. Ang sabi dyan, for through the law comes the knowledge of sin. Nakita nyo, habang pinag-aralan natin ang law, nako-convict tayo that we are sinners and we're going bound to hell. So therefore, we need grace of God. We want God to save us by His goodwill, not our own will. Kaya ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 3 verse 10, pagdating sa law, ang sabi, for as many as are of the works of the law are under curse. For it is written, cursed is everyone who does not abide by all things
written in the book of the law to perform them. Kung batas ang sinusumpatayan natin, na nasusunod ko naman like this rich young man, at sabi niya, what law? Nagawa ko lahat yan. Pero ang sabi rito, nasa sumpa ka. Na kailangan sundin mo lahat ng katiting, lahat ng katuntok ng law, dapat mong sundin. Dahil kung hindi, you're under cursed. So ano po ang layunin ng law? Nabalikan natin chapter 3, verse 24, 25. Tingnan natin ang verse 24. Therefore, the law has become our tutor. Sa ibang salita, teacher, tutor, to lead us to Christ. That's the good news. Law and grace. Hindi pwede maghiwalay yan. You know the law, then grace is sufficient for you. That leads us to Christ so that we may be justified by faith. Now, 25. But now that faith has come, we are no longer under a tutor or teacher. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Now, anong paniwala nitong mayamang ito? Ang pangihimok ni Christ ito, nililid siya marunong kay Christ. As sabi ni Christ, sell all your possessions and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. He wants to work, he wants to serve God, but without commitment to Christ. Hindi pwede maging Kristiyano ka na hindi ka talaga nagsiserve sa kanya sa church. Hindi ka pwedeng maging Christian ka na ang tawag doon yung isang artista na kahit sinong production pwedeng kumuha sa kanya, freelancer. Hindi pwedeng maging single ka na Christian kahit saan ang gusto mong attend. You have to commit yourself to a local, faithful preaching of God's Word Church. You have to, sapagkat utos ng Panginoon yan, His Great Commission in Matthew chapter 28:19-20. After that, you'll become disciples, you'll be baptized, and the church will teach you all things. Na lahat ng tinuro ni Christ, then you will grow. You will serve God. At ang huli, ang taong ito ay gumawa ng maling desisyon. Decision time. Una, nagsimula siya great thing. Ang sabi, siya ay nagpunta at lumapit sa tamang persona. At ikalawa, siya ay nagtanong ng tamang tanong. At hindi lang yun, siya tumanggap ng tamang sagot. Pagpanguli, siya gumawa ng maling desisyon. What's your decision? Brother, what's your decision? Sa decision mo ba, do you think nagawa-gawa ko yung message? What's your decision? Bakit mali ang desisyon itong rich man, rich ruler na ito? Dahil unang-una, pinasusuko siya ni Jesus sa kanyang labis na pagmamataas sa kanyang sarili. Ayaw na. Mayroon siyang sariling prinsipyo. Oh, pwede mo akong mag-serve sa Lord kahit paano paraan yun. Pwede akong matin kahit sa Channel Church. Without commitment. Ang sabi ng Panginoon, pagbili mo yung kayamanan mo. Don't put your love on that possession. Give it to the poor. Iwasan mo pagiging sakin mo. Itong minamahal mo, itong hadlang ng iyong profession. Pag-profess as a Christian. Sa iyong panampalataya sa akin. Na ang tanong ko mga kapatid, ano po yung kayamanan natin na hindi natin mabitibitiwan, kaya yan ang naging hadlang para ikaw ay mag-commit ng buhay kaluluwa sa Panginoon. What possession? Anak mo ba? Mas minamahal mo anak mo kaysa Panginoon? Mas sinusunod mo anak mo kaysa Panginoon? Kaya you're just like this rich young ruler, religious, professing to be believer, and yet walang commitment. Ang iyong trabaho ba?
dispense ba ng iyong tirahan? It's a blessing na nakatira ka sa malayo dahil natatried ang iyong faith. Distance ba na malapit lang kayo? It's a blessing also. Di na kailangan mag-isip para dumating. Ano ang inyong kayamanan na minamahal nyo ngayon? Ang inyong boyfriend? Ang inyong hinahangaan? Nandito kayo palagi. Kasama nyo. Sunday after Sunday. You are so near, yet so far away. Nakikihirap ako sa inyo, mga kapatid. What's the use of coming here listening His word without commitment? Ang puso nyo ay malayo. Wala sa Diyos. Ipagigay mo ito. Ibenta mo yan. Ibig sabihin, pagmumahalin na. Ipamigay mo sa iba. And come to Jesus. Alisin mo yan para hindi makadang sa iyo. Now this young ruler, he loved so much his riches. Tingin niyo sabi sa verse 22. But when the young man heard this statement of Christ, he went away grieving. Wow! Hindi ko pwedeng taligtan ang minamahal ko para na sumunod kay Kristo. Oh, namamatay ko. Paano na lang kinabukasan ko? Paano na lang kinabukasan namin kung iwanan ko yung uri ng trabaho ko na hindi talagang lagot sa Diyos? Paano mapakaihin ang aking mga anak? He was grieving. Then, he went away. Why? For he loved so much his possession. He loved so much his boyfriend, his girlfriend, his child, his children, his job, rather than loving God. Nalulungkot ba kayo kapag kayo ay kinakausap ng Diyos ngayon? Nakikiusap ako, malungkot kayo. Sapagat yan pong simula ng biyaya ng Diyos, pinalalambot ang puso ninyo. Sapagat kung kayo katulad nitong taong ito, walang mag-asa. Walang mag-asa. Alam nyo, ang sabi ng Panginoon sa verse 23, binalingan niya kanyang true disciples. What did Jesus say to His disciples? Verse 23. And Jesus said to His disciples, "Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven." Now, is He talking about literal riches only? Na mahirap sa tao na makapasok sa langit dahil sa kanyang kayamanan? Sa message natin, anong kayamanan yun? Yung bagay, tao na iyong minamahal ng higit. Hindi lamang kayamanan. Sapagkat marami pong mayamang mananampalataya sa Biblia. Pero itong makita natin, nang sabi ng Panginoon, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. But He did not say, it is impossible for a man to enter the kingdom of heaven. Hindi po sinabi ng Lord. So therefore, may pag-asa. There is always hope. There is always a way. Enter through the straight gate. For the broad gate leading to destruction, but the straight gate leading to life. Leading to life. So nakakalungkot po makita ang kasaysayang ito na nakikita sa ating kasalukuyang buhay sa mga tao. Nakakalungkot po.
Marami ang natutuwa at nalalabig lumapit kay Jesus every Sunday. Subalit, kapag kautusan na, rebuking our sins, pinatatamaan tayo, hindi ng sariling puso ng pastor, kundi ng banal na kasulatan, upang makita natin ang ating imperfect sa harapan ng Diyos. Nagtitibit balik ka tayo. Marami po. Alam ko niya, ganyan naman palagi. Kaya ayaw kong dumalo eh, kasi lagi na lang naungkat yung kasalanan. Now remember this. Kapag ka ang batas ay laging pinapayag, the sinfulness of man, lumalaki ang kasalanan mo. Pero the good news is, mas lalong mas malaki ang biyaya para magpatawad sa iyo. Habang lumalago ang kasalanan ng kaalaman mo, lalo mang lumalawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo para ikaw ay ligtas. Pero hanggat hindi mo inaamin na ikaw'y makasalanan, walang grace na matatanda. Ang gusto mo clarify yun, special grace at yung tuwing mo salvation, but common grace na sa'yo pa rin yan. Pwede ka pa mag-abroad, pwede ka pa magtrabaho, kahit anong gusto mong trabaho, kikita ka, yes, but your souls at tuwing mo sa pamata. Kung walang batas para ilungkat ang aking kasalanan, hindi magiging matamis ang pagliligtas ng Diyos. Para ka sa taong tumatawid sa isang alambre, sa isang malalim na bangin, walang katapusan. At sinabi ko, kayang-kaya mo. At pagkatapos kalagitnaan, nagdulas ka, kumapit ka. Anong kailangan mo? You need grace! Huwag kang manangan doon sa iyong sariling lakas. Kailangan mo ang tulong. Kailangan mo ang biyaya. Kailangan mo mong mas malakas at makapangyarihang tutulong sa iyo. Hanggat hindi mo nakita ang ikay pahulog sa kapamakan, hindi magiging matamis sa iyo ang tulong ng Diyos. That's law. Ilalantad tayo sa ating kasalanan. Alam niyo mga kaibigan, hindi po magbabago ang paraan ng Diyos sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kailangan ilantad ka ng kausan upang maamin mo, Lord, wala akong pag-asa rito sa aking sarili. Kailangan kita. Nais mo maligtas? Tanggipin mo ang paraan of God's term of salvation, not your term na mayroon kang gawin, kundi sumunod lang tayo Christ. Tayo rin. Madalang.